Magandang umaga sa inyo. Nag-ilang ako, papalit ako ng salamin. Meanwhile, screen share tayo. Attendance. Attendance po. Nasa na yun ito. Yan ha. Fill out mo yan. Okay. Gandang umaga po. Naku, lalabing dalawa. Di ba, eh, pinapanood naman nila yan later eh. Kasi, di ba, ano, recorded. Okay. Anong pag-usapan natin ngayon? The nature and limits of the scientific method. Pinag-usapan natin earlier. Paano na nangyari na nawala ang pamimiloso po? Nagkaroon ng medieval age. Bumalik sa ugali ng pre-philosophic times na bawal ang philosophy, bawal ang natural philosophy, bawal ang libro except the Bible. Pero nagkaroon nga ng Renaissance and then later, lumabas na yan si Galileo at saka si Francis Bacon. Nung ginawa nila, sinistematize nila. Ginawa nilang systematic ang induction. Tingnan muna natin yung ano, yung ating mentimeter. Anong mga sagot ninyo dyan? I am aware of the steps involved with the scientific method. Ooh, sigurado kayo, ha? Okay. Filipinos at large are aware of the nature of the scientific method. Ah, lamang yung no. Oo nga. Sabi nga ni Duterte, tanggalin na natin yung algebra sa kayang trigonometry sa high school. Wala namang gamit yan eh. Yung mga, ano, yung mga curve-curve na yan. Wala namang value yung mga pag-aaral ng mga curve-curve na yan sa tunay na buhay. Yan, Filipinos are not aware, ha? I am aware of the limits of the scientific method. Nye! Hindi nyo alam? Buti na lang, nag-failuan kayo. No? Buti na lang, sige. Galileo says that mathematics is the language of nature. Agree! Oo, siya nagsabi niyan. Although, sinabi na rin niya ng mga ancient Greeks, lalo na nung panahon ni Pythagoras, di ba? The scientific method is mathematically informed. Kayo talaga. Tignan nyo ha, sabi ninyo. Ano sabi ninyo? I am aware of the steps involved with the scientific method. O, yan na, steps. Tapos, sabi nyo, the scientific method is mathematically informed. Kayo talaga mga joker. O, tingnan nyo to. Ano ang steps of the scientific method? O, bago natin pag-usapan, balikan natin na si Galileo. Galileo. Galilei. Yan. Pag-usapan natin yan. Sabi nga niya natin, pinag-aralan niya yung nature of pendulums. Pero from the basis of, from beginning with the study of pendulums, later, doon na nga umabot sa pag-imbento ng ano? Pag-imbento ng systematic form of induction. Kasi nalaman niya na ito pa lang si Aristotle, kahit na anong talino, hindi niya na-systematize yung induction. Na-systematize niya yung nagawa niyang systematic yung deduction. Kaya nga nagkaroon ng Aristotelian logic. Pero yung induction, hindi niya nagawa eh. Hindi nagawa nino? Ni Aristotle. Pero ito si Galileo, saan? Sa Italy. Sa Florence, Italy. At si Francis Bacon, saan? Sa London. Itong dalawa na ito, silang gumawa
ng ano, systematic form of induction. Yan. Salamat kay Galileo. Salamat kay Francis Bacon. Ay, bakit Bacon yan? Bacon. Bacon yan, bacon. Yung kinakain nyo pag umaga. Yan. Ngayon, ano yung systematic form na induction? Kaya systematic kasi may number of steps involved. Halimbawa, step number one. Ano yung step number one? Tanungin ko nga kayo. Ano yung first step of the scientific method? Anong unang-unang pinapagawa sa inyo ng mga teacher ninyo pagka nag-experiment kayo sa chemistry or physics? Tatandaan. Marami magsasabi sa inyo na statement of the problem. Kasi yun ang ginagawa dyan sa UP eh. So, ang unang step, observation. Okay. Nothing that cannot be observed can be investigated by science. Yan. Yan ang sabi ng mga Harvard professor. Ngayon, ano yung sunod na step? Susulat muna natin, ha? Formulation of the problem. Yan. Oh. Yan ang pangalawang step. Ano yung susunod na step? Formulation of what? Of the hypothesis. And hypothesis, pag isa, pag marami hypothesis, pero dapat pagka nag-experiment kayo, isa lang muna ang focus ninyo. Pagka marami, malilito kayo. Yan. Ano yung sunod? Four. Test of the hypothesis. Yan. Test of the hypothesis. Isa lang ha, isang hypothesis. Pagka sobra sa isa, nakakalito. Kaya hindi dapat ini-encourage yan na maraming hypothesis ang pinag-aaralan pagka gumagamit ng scientific method. One step at a time. One hypothesis at a time. Oh! Ano nangyari? Ang tawag natin ay test. Bakit test? Dali ha. Hindi ko pala na-share. Sorry. Dito natin. Yan. Ang sabi natin, ito si Galileo at saka si Francis Bacon ang nagpauso ng systematic form ng induction. Bakit nila pinauso? Eh kasi hindi uso. Dahil ang ginawa ni Aristotle ay ang ginawa niya systematic form ng deduction. Aristotelian logic, pero induction wala. Ginawa nilang systematic. Yan. Ngayon, ano yung steps ng scientific method? O ang unang step, observation. Sabi nga natin, parang may mali dun sa ating mga laboratory sa UP kasi yung ating mga forms, ang unang binibigay sa atin, bibigyan ka ng forms, tapos fill out mo. Ang unang nakalagay doon, statement of the problem. May mali. Ang second, yun na yun, formulation of the problem. Ang third step, formulation of the hypothesis. Siyempre, kung may problem ka, meron kang solution. At ang fourth step, yan ha, test of the hypothesis. Sometimes, ang tawag nyo dyan, experiment. Pero sa atin, ang tawag natin, test of the hypothesis. Bakit? Kasi pagka social science, you deal with people.
And when you deal with people, you do not experiment with people. You test with people, ha? Pero if, pwede rin, if you experiment, huwag nyo na lang sabihin sa kanila. Yan. O, ano yung panglimang step? Yung panglimang step ay ano? Five. Formulation of the blank. Ano kaya yun? Yan. For our purposes, lima lamang ang sabi-sabihin nating steps of scientific method. Isa, observation. Dalawa, formulation of the problem. Tatlo, formulation of the hypothesis. Apat, test of the hypothesis. Lima, formulation of something. Ano yung something na yan? Yan yung end product ng scientific method. End product, or if you like, tawagin natin output. Output ng ano, scientific method. Yan. Kung input-output system yung scientific method, yan yung output. Ano ito? The systematic form of induction we call now the scientific method. Yan. Itong nililista ko na ito ngayon sa inyo, yan ay ibinigay sa atin dun sa isang libro ng dalawang Harvard professor. Ito, si Paul Weiss at Melvin Fuller. Yan si Paul Weiss at saka si Melvin Fuller sumulat ng libro, textbook sa Harvard University, The Science of Botany. Yung textbook nila na yan, pinapaliwanag nila dyan, The Nature of the Scientific Method. Ito naman si Morris Cohen at Ernest Nagel, ganun din. Yan din ang sinasabi nila. Doon sa kanilang guide para sa mga estudyante sa Massachusetts Institute of Technology, MIT. So, hindi tayo nag-iimbento nung sinasabi natin dito. Ito ay as a matter of practice ng 20th century. As a matter of practice ng 20th century, yan ang sinasabi natin na scientific method. Ano yan? Ito. Yan, scientific method. Ito lang, di ko sinulat. Mamaya pag-usapan natin. Now, ang tanong ay ganito. Nakikita nyo ba dyan yung mathematical form? Eh sabi nyo, the scientific method is mathematical in form. Eh, excuse me, ayan po, oh, what's mathematical in that? In fact, pupusta kong dalawang kamay ko, saka dalawang paa ko, even now sa inyong mga College of Science and Engineering students, hindi naman kayo tinuturuan na inyong mga colleges ng ano ba talaga yung scientific method eh? Ano yung algorithm ng scientific method? Meron ba? Kasi kung mathematical, may algorithm. O, ang tanong, ano yung algorithm of the scientific method? Wala. Pero ba? Wala. O, tatanungin ko kayo ha, dyan sa ating chat. Oo nga, Mr. Pascual, nakakalimutan ko eh. O, senior ko na uli, ha? O, tanong. Sino ang may alam inyo ang scientific, o nilagay natin sa chat, ha? Scientific method of scientific method algorithm. Algorithm. Meron ba? Sige, hintayin ko nga. Kung may sasagot. Meron ba? Yan, sige. Habang sumasagot kayo, ako iinom ng tsaa. Ang duda ko, walang sasagot eh.
Kasi wala. Kahit saan sa UP, wala. O, ito yung puzzle. Anak ng tinapay, eh, sinabi na nga ni Galileo. Kailan? 1500s. Everybody knows that. 1500s. Ano? Sabi niya, the language of nature is mathematics. Eh, ano ba ang topic pinag-aaralan pag nag-aaral ng science? Eh, di ba nature nga? Kaya nga ang science, hanggang sa panahon ng, hindi niyo siguro alam to, o ngayon, sasabihin ko sa inyo, yung science, hanggang sa 19th century, ang tawag dyan, natural philosophy. Noong 20th century lang nauso na tawagin yung ano eh, science eh. Pero earlier than the 19th century, during the 19th century and earlier than the 19th century, ang tawag sa science ay commonly ay ano, natural philosophy. Kung ano man, eh matagal nang alam ng mga nagpa-practice ng natural philosophy or science, yung sinabi ni Galileo na yan eh. Everybody knows that. The language of nature is mathematics. And of course, the topic, the subject matter of science is nature. So ang tanong, bakit yung scientific method hanggang ngayon walang algorithmic form? Oh, merong mali, 'di ba? Merong contradiction. Kasi physicists and biologists and the chemists and whoever bubbling with science, everybody saying the nature of the language of nature is mathematics. And the subject matter of science is nature. And yet, the scientific method is not mathematical in form. Ang labo, di ba? Parang, uy, mga loko ba kayo? So, isa-isahin ngayon natin, ha? Pag-usapan natin. Anong pag-usapan natin? Are, per step of the scientific method, observation. Oh, observation. What do you do when you observe? Yeah, when you observe, you use your senses. You what? Use your senses. That's what you do when you observe. Gamit ka ng mata mo. Gamit ka ng tenga mo, ilong mo, dila mo, skin mo. Yan, puro yan ano, inputs. Daanan ng mga inputs. Anong tawag natin dyan sa ating senses? Yan ang mga input pathways. Yan. Dyan dumadaan sa senses ninyo yung input. Tapos, yung input natin, ano mangyayari? Ipo, process natin. Pinag-usapan na natin yan. Diba? Humans have minds, meaning they have the capacity to get inputs, process inputs, and generate output. But anyway, we observe. That's the first step. And when you observe, you use your senses. You want to know if there is a cow in the field, what do you do? Presuming you know what a field is and what a cow is, you observe the cow. Tingnan mo kung kulang yung iyong paniwala, lapitan mo, ha? Pisil-pisilin mo, amuin mo, tikman mo pa. Ah, this is a cow. Alright, you use your senses when you observe. But keep it in mind, when you observe, your observation will be direct or indirect, di ba? Direct observation, indirect observation. Bakit? Eh, kasi halimbawa, we observe the sun. But do we look at the sun directly? No, we don't. Because if we look at the sun directly, mabulag ka. So meron direct way and indirect way observation. Pag sakay ka sa kotse, you want to observe if you have gasoline in your tank, you don't put your head inside the tank and say, ay, putay na, may gasolina pa ako. No, you don't do that. What? You look at the instrument with which you observe. And in that sense, indirectly you observe. Ano instrument? Yan yung inyong fuel gauge. Yan.
So may indirect forms of observation. Now, ano yung limits? Ano yung limits? Eh, tagilid, bakit? Kasi ganito. When we look into our minds, we have thoughts in our minds, yes? And we have ideas in our minds. And all these thoughts and ideas are what? They are related to one another in some way. Now, saan ang galing sila? Galing sila sa observation. Ibig sabihin, ang galing sa labas. From outside, napunta sa ating isipan. Yan ha, yun ang nangyari. Ngayon, eto ang tanong. Paano ka nagkakaroon ng input? Sabi nga natin eh, via induction. Observation. Eh, what is induction? Induction is what? All about experience. Reasoning from experience. Yan. Ang tanong, do everybody have the same experience? Or rather, does everybody have the same experience? Malaking tanong yan. Bakit? Eh kasi even twins born of the same parents, raised in the same household, can actually have experiences unique to them. It's actually possible that what may be music for one, may be noise for another, depending on the uniqueness of the experience. Yan. O, nasusundan. So, etong sinasabi natin. Illustrate natin. Yan, illustrate natin. Kunyari, meron kayong nakitang figure na ganito. Yan. O, ngayon, for some of you, tinanong natin, o, anong figure nakikita nyo dyan? Kunyari, psychologist ako. O, anong figure nakikita nyo dyan? Pag tinanong nyo si Duterte siguro, si Bongo sabihin, ay, kwarta! O, ano pa? Ay, kwarta nga! O, nagbibiro lang ako. For some individual, they'll say, well, I see a rabbit. O, rabbit? Why? Eh kasi doon siya lumaki kunyari sa Michigan, ay maraming rabbit at hare dyan. Sa Ohio, Michigan, ako kadami dyan rabbit. Yan. Pero kung ang tinanong nyo naman ay taga-Tagig o Pateros, sasabihin, ay putay na, itik. Bakit? Sa Tagig at Pateros, maraming itik doon eh. Kwak-kwak, if you know what I mean. So, what is a rabbit for some? What is a rabbit for some is in fact a duck for others. Yan. Ulitin natin, what is a rabbit for some is a duck for others. Yan. So, sabi nga natin earlier, if you remember, di ba? We have form. Form of what we think, we have content of what we think, and we have context of what we think. Yan. We have context. Itong pinakita ko sa inyong illustration na to, experiment yan sa gestalt psychology. Gestalt psychology. Yan. Maraming example sa gestalt psychology na makikita kayo eh. At ang by the way, anong ibig sabihin ng gestalt? Ano bang ibig sabihin ng gestalt? Ang ibig sabihin ng gestalt, form. The study of form. Sinimulan niya noong 1890s. Yung 1890s na yan, pinag-aralan nila saan? Sa psychology, inimbento ng German. Sino yung naka-imbento?
si sandali ah. Ernest Mach. Yan ang naka-invento niyan. Hindi siya psychologist, ay physicist. Pero yung kanyang sinimulan, yan ang what later would be called gestalt psychology. Anong findings ng gestalt psychology? Sabi ng gestalt psychology, ito yung sabi ng gestalt psychology. Gestalt psychology at large, ha? Observation of X, whatever that is observation of X in the context of past or prior experience. Yan ay maliwanag na napatunayan over one century. Sobra sa isang century ng experimentation ng gestalt psychology. Napatunayan na yan sa maraming experiment. Na pag nagbago ang past or prior experience, what is music for some will be noise for others. Lagi nating pinag-uusapan yan. Yung nabanggit ko na yan eh. Yan, di ba? Pinag-uusapan natin yan eh. In other words, what is a duck for some is a rabbit for others. Bakit? Kasi magkaiba sila ng past or prior experiences. So, lumalabas that there are two steps or two phases or when one observes. Two phases of observation. Yun ang may sabi niyan, gestalt psychology uli. Ang sabi ng gestalt psychology, are. When you observe one, you're able to sense using your five senses. Now, in other words, there is the step that involves sensing. Using use of the senses, which is very physical in nature. Halimbawa, when you use your eyes, merong short waves galing sa sun, tatama sa object somewhere on earth, i-absorb ng object yung short waves. Katapos, some of the waves, hindi ma-absorb, magbabounce. Pag magbounce, pupunta sa inyong mata. And then, may stimulate nung long waves from the object, may stimulate yung inyong retina. Pag na-stimulate yung retina nyo, yan na yung sinasabi natin, using your senses. In this case, your eyes. Yan, na-stimulate yung retina and then yung signals dun sa retina umaabot dun sa brain. At dun sa brain niyo ay pinaprocess. Now, sabi nga natin, input-output systems tayo eh. Yung second step, nandyan yung processing. Nandyan yung tawag natin ay interpreting. Tama ba spelling ko na interpret? Tama. Interpreting. Nandyan in other words yung perceiving. Nandyan therefore yung processing of the stimulation. Yan. Ito nga ang sinasabi ng gestalt psychology. Anong sabi ng gestalt psychology? Kasi kung two steps yan, therefore, posible na yung nangyari ng one step, the same for everyone, pero dahil magkaiba tayo ng past or prior experiences, magkakaiba tayo ng interpretation ng stimulation. Iba tayo ng processing. Yan. Pwedeng meron kang text,
ang ginamit mong processor ay ano? Microsoft Word. Tapos ako, ang ginamit kong processor ay ano? Apple Pages. Magkaiba ng processing involved. So, pwedeng mangyari na there will be the same stimulation. Yan. There will be the same stimulation, pero depending on the past or prior experience, magkakaiba ng interpretation, magkakaiba ng perception. So, sinasabi ng gestalt psychology as a science, no observation can be neutral. Can be absolutely neutral. Yan. Limitation yan. At hindi tayo nag-invento niyan. Ang nagsabi niya na yan, no? Gestalt psychology mismo. Science mismo. Bakit? Eh kasi nga, ito yung nangyayari. Yan. So, malaking problema. Bakit? If you remember, hope you remember, your teachers always tell you the scientific method is what? Is an objective activity. It gives you objective knowledge. Hindi ba? Tama. Tama, mali. Scientific knowledge, as your teachers tell you, is what? Is objective. Tama, mali. O, tanong na nga natin. Ah, punta tayo ah. Saan? Sa Mentimeter. Pakisagot. O, dagdagan natin yung question natin sa Mentimeter, ha? Add slide. Anong tanong? There is some algorithm for the scientific method. Yes. No. No answer. Sige nga, pakisagot. So, next question. Iba naman tong aking si Prof. Divilla, oh. Hilo. Oo nga eh, kasi hanggang ngayon napupuyat pa rin ako gawa ng lintis ng mga Korean, ano na yan eh. Gama na. Ano ba yung tinanong ko? Nakalibutan ko na. Dali nga din eh. Yan. Scientific knowledge is objective. Yes. No. No answer. Sige nga. Ang sagot ninyo. Ay, wala pang sumasagot. Uy! There is some algorithm for the scientific method. Walang nasagot ng yes. Kasi pag tinanong, pag sinabi nyo yes, hahanapin ko. Tatanungin ko, nasan yung nakita? Yan. Scientific knowledge is objective. Yes? Sandali ha, magsesearch lang ako ha. Search natin. Scientific method algorithm. Wala naman eh. Nagagamit ang scientific method para ano, mag-aral ng
magawa ng ano. O dito sa encyclopedia, sa Wikipedia, meron ba dito? Wala naman nakalagay dito na algorithm, oh. Oh. Kasi pag sinabi nyo algorithm, eh, it's in the form of an equation. Wala. Equation or inequality. Wala. Tingnan din eh. Scientific method is objective. Oh, balik tayo dito sa ating usapan. Eh, paano magiging objective? Eh, sinasabi nga ng gestalt psychology, ha? Psychology mismo. What is music for some is noise for others. Observation can never be absolutely neutral. Kasi ito nga yun, no? One step, you use your senses. Very physical yan. Pero once you get the stimulation will be processed. Processed how? According to your past or prior experience. big question. Oh, meron pang problema. Kasi, ano yung problema? Ito yan. So, first step, observation, di ba? Second step, formulation of the problem. So, ito ngayon yung tanong. Ano yung tanong? Eh, lahat ba na nag-o-observe will do science? Dahil nag-observe ka na, you're doing science? Hindi naman. Pag may taong grasa doon sa Quezon Avenue or kung saan man, sa EDSA, napakalat-kalat, observe na observe, walang ginagawa, observe lang na observe. Is that doing science? Hindi. You see, ang observation nyo, kailangan may direction. May direction. Hindi siya desultory. Not desultory at all. Ibig sabihin, hindi tsambahan. May dahilan kaya ka nag-observe. And what gives the direction? What gives the direction doon sa inyong observation? Yung nagbibigay ng direction sa inyong observation ay ano? Yung inyong problem. Depende sa problem ninyo, magkakadireksyon yung inyong ginagawa. So, ang tanong, which comes first? Ano, tatanungin ko kaya, mentimeter uli. Mentimeter. Balik kayo sa mentimeter, ha? O, ano yung tanong? Which comes first? You observe, then you formulate the problem. Or you have a problem, then you observe on the basis of the problem. Observation. Observation, parang doon sa iba, formulation of the problem. So, answer. Sige nga. Oh, anong sagot niyo dyan? Which comes first? Ay, dapat pala may question mark, ano? Ito naman si Prof. De Villa. Talaga naman, oh. Rob De Villa. Hello. Leo. Yan. Hoy, may sumagot na. Oh, tingnan natin. Hindi ko pa nalagay yung natanggal yung period. Formulation of problem. Nako na. Sige nga. Hoy, suntukan na kayo.
O, oh, yan. Kukwenta ko sa inyo, ha? Kukwenta ko sa inyo. Yung nanay ko, pag umuwi dito sa Pilipinas, nakakainis. Bakit? Eh, kasi sasabihin, oh, kawawa naman ang aking baby. Sumama ka na sa amin sa Amerika. Kawawa ka naman dito. Ang lungkot-lungkot mo. Ang dami mong utang. Ano sasabihin ko sa nanay ko? Sira ulo yata to. Bakit? Eh kasi, akong panganay eh, sa aming magkakapatid. Pagka tiningnan mo yung mga kapatid ko sa Amerika, eh puta yan na eh, parang mga anak ko eh. Hindi, baliktad. Parang ako ay bunso. Yung aking mga kapatid, mas mukhang matatanda sa akin. Yan. Bakit? Eh puta na eh, mas masaya ako dito. Doon sa Amerika, na pagbakasyon lang sila, two weeks a year. Ang dami nga nilang kwarta. Lalaki ng mga bahay. Puta na. Pag-golf-golf kung saan-saan sa mundo. Kaya lang, ang puputi na ng buhok kasi puro problema eh. Anyway, what I'm saying is, hindi lahat ng tao pare-pareho ng value. Some people value dollar. Some people value big house. Some people value fame and glory. Although hindi pa ako sikat. Some people value chicks. Yan. Oh, sa UP, daming chicks. Some people value boys. Ah, sa UP, daming gwapo. Ay, nakakabakla. Oh my God. I'm just kidding. By the way, wala akong ano ha, I have nothing against LGBT. Ang dami kong barkadang ganyan. Balik tayo sa usapan natin. Some people like chicks. Some people like boys. And some people like chicks and boys. What am I talking about? Hindi tayo lahat pare-pareho ng problema sa buhay. Kala nung nanay ko, ang problema ko, pera. Eh hindi, wala akong pakialam sa pera. Ibang bagay ang gusto kong pakialaman. Yan. In other words, ito yung problema. Pag ang observation ay kahalo ng formulation of your problem, which is the case, hindi nyo ma-extricate yung problem ninyo from your observation. Bakit? Kasi sa dami ng pwede nyo observe sa buong universe, putay na, kulang yung mata nyo. Kulang yung brain ninyo for storage. So, you have to select what you want to observe. But when you select according to the problem in your mind. Unfortunately, not all of us have the same problems in our minds. For some people, ang problema nila, paano sagipin ng economy? For some people, ang problema nila, putay na, yung mga pobreng kababayan nating mga farmers, ang unang nadidisgrasya dyan sa COVID na yan. Dapat ang unahin natin yung health ng bayan, hindi yung economy. So, you observe because you have a problem. But you know you have a problem because you observe. So, magkahalo yung dalawa na yan. Yan ang problema. At pag magkahalo, naloko na. Yan. Pag hindi mo ma-decide yan, that's what we call undecidable eh. Undecidable. Bakit? Eh kasi nga, magkahalo eh. So, ang ibig sabihin yan, your observation will always be contaminated by your values. Yan ang ibig sabihin yan. Value laden. Value laden. Hindi siya independent of your values. Yan. Okay? Value laden siya. Malaking problema. Bakit? Eh kasi, hindi nyo nga ma-extricate doon sa problem. Eh. Your problem involves your values. And therefore, when you observe, which is mixed up with your problem, magkahalo eh. Then, nawawala yung objectivity. Yan. Oh. Ano pa?
when we formulate the problem, and then what else? We formulate the hypothesis. And then we formulate, oh, ito na ha. Punta tayo din sa isa nating hindi sinabi. Itong fill in the blanks na to, ang dapat nalagay dyan, formulation of the theory. When you formulate the theory, nabalik tayo din eh. When you formulate the theory, you use a language. So you formulate a problem, you formulate an hypothesis, and you formulate a theory, you end up with some language. In other words, you use a language. Whatever formulation you use. Even if you use, for example, language of mathematics, pwede mong gamitin binary, o pwede mong gamitin decimal system, o pwede system of 8 units instead of 10, or instead of 2. So, gumagamit ka ng language, yung language mo, product of culture, Even science itself is a culture. And culture changes through time. Yung culture ng 20th century, hindi ka pareho ng culture natin ngayon. So, pag gumagamit ka ng language, meron niyang bias of the culture. Alam niyo na yan. Bakit? Kasi bilingual kayo So, ito na lang tatanungin ko kayo. Tanong. How do you say in Filipino, speed? Edi bilis. Yeah. How do you say in Filipino, velocity? Edi bilis. Biro lang. How do you, sa Filipino ba, meron tayong expression ng instantaneous velocity as to be distinguished from average velocity? Na leche na. Anong average sa Pilipino? Naloko na. Yan. So, by mere use of a language, yung inyong formulation ng problem nyo, formulation ng hypothesis nyo, formulation ng theory nyo, nagkakaproblema na yan. Nawawala na yung objectivity nyan. Kung meron man nabawasan. May bias involved. Yan. Lahat ng kultura may bias . Diba? Kaya nga sabi natin, sa kultura natin, may ibig sabihin yung babatukan kita. O sabihin mo in English, I will nape you. Po tayo na nag-iba na. Yan. Ay, sorry. Hindi ko na share. O ulitin natin. Ito. Yan nga sinasabi natin. May bias yung culture. Kasi tayo ay mga bilingual . Alam natin yan . And therefore, yung bias ng culture natin, papasok doon sa language natin. At pag nag-formulate tayo ng problem, nag-formulate tayo ng hypothesis, nag-formulate tayo ng theory, magkakaproblema. Magkakaroon ng bias, one way or the other. O, ano pa? Hypothesis. Yan. Step number 3, formulation of the hypothesis. Naloko na. Bakit? Anong ginagawa natin? Pinag-aaralan natin yung mga binanggit ni Galileo at binanggit ni Francis Bacon about the scientific method. And sabi nga natin, well, for one, we know na ang scientific method. Kita niyo naman din . Walang paliwanag. Walang sinasabing algoritmo. Sa dinami-dami ng sinasabi din sa Wikipedia, kahit isang algoritmo, wala nilagay . Meron pa tayong isang hanapin. Ano hanapin natin? Hanapin natin sino? Si Archimedes. Yan.
Sino si Archimedes? Yan, ha, nabuhay 287 to 212 BC. Yan, oh. Ito, hina-highlight ko, yan. Now, ito yung problema. Si, excuse me, si Archimedes, kaibigan nung king of Syracuse. Yung king ng Syracuse, nagpagawa ng crown. Nagbigay ng ginto dun sa jeweler, gumawa ng crown, binigay sa king. Pagdating nung crown, sabi nung king, puta na, dinaya ako nung jeweler eh. Kasi ang tingin ko, hindi lahat ng gold na ibinigay ko, inilagay doon sa crown. Kaya lang yung crown, hindi na niya matunaw. So sabi niya, anong gagawin ko dito? Tinanong niya ngayon si Archimedes. Oy Archimedes, ari ang aking crown. Tingnan mo nga kung lahat ng volume na ganito, ng gold, alam niya yung volume eh, na binigay ko doon sa jeweler, pumasok lahat dyan sa crown na yan. Kasi walang isinauli sa akin na gold eh. So, ang assumption, pumasok lahat dyan. Pero huwag mong tutunawin yung crown kasi symbol na yan ng ating bayan, ng ating kingdom. Alam niyo yung sagot ni Archimedes? Ay, putangin ng hari ito. Ay, paano ko gagawin yan? Tinamaan ka na lintik. Ay, di kamot ng ulo siya. Sabi niya, putangin na, how do I do that? So, namang problema si Archimedes, naligo. Nung naligo siya, pumasok siya doon sa isang bathtub. Yung bathtub, umawas. Sabi niya, oo nga, no? Kung yung crown, ilagay ko sa isang string, at ang volume ng string, negligible eh. Ilagay ko sa isang string, ilagay ko doon sa isang container filled to the brim with water, aawas yung container. Aawas yung tubig sa container. And then I pull out the crown again, there will be a difference between nung puno siya at saka nung umawas. That difference will be the volume of the gold. Sabi niya, apo, tayo na, I found it. So may solution siya. Takbo agad siya. Kasi matagal nang pinoproblema nung hari at saka ni Archimedes eh. Punta siya dun sa hari. Sabi niya, I found it! Po, tayo na, nakalimutang magdamit. Ay ang sabi nung king I found it also. Ay sabi ni nung hari, ay putay na kagaling mo. But what am I talking about? Yung experiment na yon na ginawa ni Archimedes that led to the discovery of the laws of buoyancy. So, tanong, paano na-discover yung laws of buoyancy? Sulat natin, laws of buoyancy. Paano na-discover? Ay, by accident. By accident. Oh. Yan. Oh, tanong. Are you familiar with this figure? Yan. Yan. Oh. Sige nga. Someone, sino ang may alam ng figure na yan? Yan. Ulitin natin. Oh, ito yung figure eh. Oh. Tingnan nyo ha. Yan oh. Ito. Sino may alam ng figure na yan? Oh? Ulitin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na sides. Pagkatapos may ganun. Anong figure yan? Yan. Tingnan ko nga kung may sasagot. Oh, hindi bali. Sayang oras eh. Walang sumasagot. Wala ba? Ilan ba kayo nandyan? Oh, dami nyo, 13. Dami absent. Oh my God. Oh, di ba, sagutin ko na. Itong figure na ito, ang tawag dyan, piatos. Ang tawag dyan, benzene ring. Yan. Sabi nyo sa dyan, sir, piatos. Talaga mga estudyante ng UP, sira eh. Tawag dyan, benzene ring. Oh, ganito kasi yung kwento dyan. Oh, kwento ako. Kasi,
Noong 19th century, may namumroblema ang mga scientists kasi sabi nila, ito yung substance, clear, clear substance, liquid. Tapos sa kanilang mga experiment, alam na nila kung ano yung atomic number ng substance. Alam nila gaano kadaming hydrogen, gaano kadaming nitrogen, gaano kadaming oxygen. Kumpleto. Pero pag ginagawa nila ng model, kung anong itsura noong, kung anong structure ng substance, ng compound, hindi nila maipaliwanag kung bakit yung compound punong-puno ng energy. Kasi one drop of the compound can obliterate an entire room. Ang tawag trinitrotoluene. So hindi nila maipaliwanag yung properties ng trinitrotoluene for a long time. Until may scientist, ang pangalan si Kekulé. Nakalimutan ko na yung first name nun. Sino nga ba yun? Si Kekulé. Kekulé. Ah, ito si Auguste Kekulé. Yan. Ito si Auguste Kekulé. Yan. Sabi niya, kaya hindi natin malaman-laman kung paano maraming energy yung compound kasi tuwing ginagawa natin, ang hinahanap natin ay ano, ay in the form of a string. String of molecules. Sabi niya, yun ang hinahanap natin eh. Kaya tayo may problema. Hindi natin maipalawanag anong behavior ng substance. Eh, anong nangyari? Eto si Auguste Kekulé, anong nangyari? Nakatulog dun sa laboratory. Half awake, half asleep, napanaginip niya, may ahas, kinakagat yung buntot. At paggising niya, sabi niya, ay po, tanga na. Oo nga naman eh, bakit hindi natin hanapin yung formulation ng trinitrotoluene in the form of a ring? Therefore, thus, therefore, the invention of what we today call the benzene ring. Yan. And guess what? Dahil alam tayo sa benzene ring, non-revolutionize yung pharmaceutical industry. Nalaman natin paano mag-manufacture ng vitamins. Napakadami. Nalaman natin paano mag-manufacture ng mga synthetic form of other substances na nagagamit nating panggamot. And paano na-discover yung benzene ring? By accident. By accident. Yan. Ano pa? X-ray. Yung X-ray, paano na-discover? Kasi may isang individual nag-eksperimento. May vacuum tube na ganito. Vacuum tube. Tapos, pinadaanan ng electricity. Yung vacuum tube kasi, sabi niya, vacuum yan eh. So, in principle, dapat hindi magta-travel ng electricity across the vacuum kasi there is nothing in the vacuum. In other words, nothing can travel through nothing. Teka, ulitin natin. Share ko ulit. O, ito. Paano na-discover yung X-ray? Ito nga. May nag-eksperimento ng ano, vacuum tube. Yung vacuum tube kasi dahil walang laman, in principle, dapat walang makakadaan dyan. Pero nung pinadaanan ng electricity, nagulat siya. Sabi niya, po tayo na, electricity can travel to a vacuum. How can something travel through nothing? Big question. Now, eto yung tanong. Kasi yung gumawa ng experiment na ito, thousands of people were doing the experiments. So, many others did the same experiment. Many others. Ito yung tanong. Why is it? Why only Röntgen? Nakalimutan ko na yung first name niya eh. Why only Röntgen saw X-ray? Kasi sa dinami-dami na nag-eksperimento, si Röntgen lang ang nakakita ng X-ray eh. Everybody was doing the same experiment all over the world. Bakit si Röntgen lang ang nakakita ng X-ray? Kaya nga. Röntgen. Ano bang first name ni Röntgen? Röntgen.
Wilhelm Röntgen. Sino siya? Siya nakadiscover ng X-ray. Tama ba? Yan, no, X-ray yan. No. X-ray. Now, eto ngayon yung tanong. Bakit siya lang nakakita? Kasi siya ay ano? Siya ay X-man. Si Röntgen, X-man. Ito ang dahilan. Si Röntgen, maraming kalat sa kanyang laboratory. Sa opisina niya, maraming kalat. Meron ng sandwich, tinutubuan na ng puno kasi basura. Kasi if you remember, sa inyong mga laboratories, you are required to have your laboratory area to be spick and span. Dapat clean. Ginegradean nga kayo dyan eh. Bakit? Kasi pag magulo ang laboratory niyo, mamaya nasunog na kayong lahat. Or mamaya may nalason, mamaya nangingisay na, naninigas na doon sa isang sulok. So kailangan, spick and span, orderly ang laboratory. But in the case of Röntgen, hindi. Ang kalat! Eh siya lamang, bukod tangi apparently, nung panahon na yon, ang makalat ang laboratory. Eh nung nag-experiment, may mga basura na go-glow. May basura, hindi na go-glow. Sabi niya, puta na, may mali. So, sabi niya, sige, more basura. In other words, by accident, dahil may basura doon sa kanyang laboratorio, na-discover yung X-ray. At ito nga ang sinasabi natin. Sa history ng formulation ng hypothesis, napakadaming halimbawa. Ngayon, ha? Yeah, napakaraming halimbawa ng ano, discovery by accident. Isang example, loss of buoyancy. Isang example, benzene ring. Isang example, X-ray. Yan. And so, hindi natin maididenay na whether we like it or not, yung third step, which is the formulation of hypothesis, every once in a while involves something. Ulitin natin. Nakalimutan ko na naman yun. Ulitin natin na ito. Yung formulation ng hypothesis sa history ng science, maraming pagkakataon by accident ang discovery ng hypothesis. Kagaya na ano, loss of buoyancy. Kagaya na ano, discovery of X-ray. Kagaya na ano, discovery of benzene ring. Yan. Sa mga katuwid, hindi natin maididenay na ano, ang formulation ng hypothesis as a third step ay every once in a while, ay ano, in some irrational form. Si by accident eh. So, hindi lahat ng pagkakataon ang science ay ano, ay objective. Kasi walang objectivity sa ano eh, sa aksidente. Yan. No. Fourth step. Ano yung fourth step? Step number four. Test of the hypothesis. Pag nagtetest ng hypothesis, anong ginagawa? May tawag tayo dyan eh. Sandali ha, parang may problema tong ating ano. Sandali ha, parang may problema tong ating broadcast. Nawala yata. Just want to check. Ay. Tama, Miss Ricardo. Benzene ring, tama, Mr. Renya. Yes. Okay na ba yung broadcast natin? Okay, anyway, ganito. Balik tayo dito. Step number four. Hypothesis. Yan. Test of hypothesis. Focus dyan. Pag magte-test ng hypothesis, yan.
Ano? Well, meron tayong sample. Ngayon, pag may sample ka, halimbawa, free-falling bodies, magsasample ka ng free-falling bodies. Merong sample na acceptable, merong sample na not acceptable. Diba? May sample na acceptable, may sample na not acceptable. Okay. Not. Yan. Ito ngayon ang sinasabi natin. Yung sample natin parang isda. Uy, sounds familiar. Na sinusukat natin. Meron tayong panukat. At depende sa panukat natin, we are able to say yung isda ay acceptable or yung isda ay not acceptable. Yan. Now, ano yung nature nitong panukat na ito? Siyempre, sasabihin natin, yung panukat na yan, rule. It's a rule, as in ruler or meter stick. And yung rule na yan, ayan, in the form of a generalization. What's a generalization? A generalization is a sentence that applies to a number of things. Yan. What's a generalization? Generalization. Pwedeng S, pwedeng Z. Bahala kayo sa buhay nyo. And generalization comes from the word genera. Genera is plural of the word genus. Yan. Genus means what? Means matalino. I'm just kidding, ha? Baka manara kayo. Genus. Yan. Genus means a number of things. Yan. So, a number of things, a family of things. In other words, generalization is a sentence. It is a sentence that applies to a number of things. Yan. Now, are all generalizations scientific? Hindi. So, kung ito yung domain ng generalizations with your S, merong subdomain, subset, yan na yung tinatawag nating scientific generalizations. Yan. Yung scientific generalizations ay commonsensical generalization din. So, tawagin natin lahat ng generalizations commonsensical. Commonsensical generalization. Lahat ng scientific generalizations ay commonsensical generalization. Pero hindi lahat ng commonsensical generalization ay scientific. Yan. Yung commonsensical generalization, may dalawang requirement to be acceptable. Una, para maging acceptable, ulitin natin na requirement para maging acceptable. Unang requirement, kailangan ano? Kailangan right number of observation. In other words, quantity. Quantity is involved. Yan. Dapat may tamang quantity. Hindi pwedeng may nakausap ka lang na isang tao na taga-UP at siya ay aktivista. Sasabihin mo, lahat ng mga taga-UP aktivista, hindi pwede. Dapat dalawa. Hindi. Dapat tatlo. Hindi. Dapat marami. Yan. Kung ano man, ang ibig sabihin niya ng marami. Basta marami. At ganito, may isa pa ang requirement.
yung commonsensical generalization, kailangan may tamang hindi lang quantity, kailangan may tamang hindi lamang tamang quantity, may tamang quality. In other words, kailangan no bias. Yan. Hindi pwedeng magsasample ka sa UP, ang i-interviewin mo lang ay yung magaganda. Yung hindi mo type, hindi mo na-interviewin, ah, hindi pwede yan. Bakit? Eh, kasi may asawa ko na eh. Hindi, hindi pwede yan kasi may bias. So, dapat walang bias. In other words, may tamang quality na observation. Now, ito yung punto. In addition, dun sa dalawa, yung scientific generalization, may additional requirement. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Dapat, no counter instance. No counter instance. Ngayon, anong sinasabi natin? Hindi lahat ng generalization ay ganitong walang counter instance. Halimbawa, pag sinabi mo, students of UP in general are intelligent. Ah, tama yan. Pero every once in a while may counter instance. Kaya every once in a while may mga bumabagsak halimbawa sa Pilo 1 tapos nakikick out na UP. Yan. So, merong counter instance yan. Pag sinabi mo ang mga Pilipino ay Katoliko, may counter instance yan. Pero pag scientific generalization, pag sinabi mong for all free-falling bodies, F equals MA, apo tayo na, walang counter-instance yan. Pag sinabi mong, for all free-falling bodies, F equals MA, walang counter-instance yan. That will always be true. And kaya natin sinasabi, for all free-falling bodies, F equals MA, even if hindi pa natin na-observe lahat ng free-falling bodies na universe, kasi kahit naman hindi natin observe, wala namang counter instance eh, tayo nag-observe kahit isa. In fact, pag may nakita kayong counter instance, pakita nyo sa UP, ha po, tayo na, bibigyan kayo ng honorary degree niya ng PhD, doctoral honorary degree. Yan. So, what are we saying dito? Pag may susukating kang sample, dapat yan ay may, ano, may sukatan. At ang sukatan mo dapat scientific theory. Ito ngayon ang problema. May problema. Bakit? Kasi, remember, ang sukatan mo, scientific theory. Kasi nga, you're doing science eh. Anong sinusukat mo? Yung sample. Bakit mo sinusukat? Para malaman mo, anong sample acceptable, anong sample ang hindi. Eh, tanong, saan ang galing yung scientific theory? Saan ang galing ang scientific theory? Ah, putay na. Si Prof. De Villa talaga, pilosopo, no? But that's an important question. Bakit? Saan ang galing to? Saan ang galing to? Itong scientific theory na ito, nanggaling sa sample. Nag-sampling ka, therefore nakabuo ka ng theory. Pero ngayon, yung theory mo, ginagamit mo pansukat ng sample, o ayalin ang mauuna dyan. Kaya ang tawag dyan, circular. Yung, excuse me, yung paggamit ng scientific method, may circularity involved. Bakit? Kasi, to find out whether your sample is acceptable or not, you use a scientific theory. But then your theory comes from your sampling also. So which comes first? Kaya, ang testing ng hypothesis, hindi siya absolutely reliable. Besides, there is no way to observe entire universe of discourse. Entire universe of discourse ninyo, laging limited ang inyong capacity to observe. You cannot observe 100% all free-falling bodies on Earth, past, present, and future.
You cannot observe all Homo sapiens, sapiens, past, present, and future. May limitation eh. So you can only sample, but when you sample, you have to depend on some theory which comes from some sampling itself. So there will be some circularity involved. Hindi absolutely reliable ang test of hypothesis. Any experiment meron niyang limitation. Which brings us to the fifth step. Ano yung fifth step? Yan. Step number 5, formulation of the theory. Yan. Step number 5, formulation of the theory. Eh, ito nga ang sinasabi natin. Yung theory mo, ay ano, generalization about past or prior experience. Generalization about past or prior experience. Sabi nga natin, how do you know whenever the sun rises, it rises from this? It's based on your past experience. Now, if the generalization is based on past or prior experience, bakit? Kasi remember, this is induction. Now, ang tanong eh, ano yung experience natin from the 1500s, panahon nung na-invento yung scientific method? 1500s up to the present time. Ano yung experience natin dyan? At ang masasabi natin, ano, as a pattern, as a pattern, theories across time come to be revised or rejected in favor of better ones. Yan. Yan na experience. Kaya ang tawag, theory. Yan. Very important yan, ha? Kaya ang tawag, theory. Bakit theory? Kasi theories are expected to be revised or rejected. They're expected to be revised or rejected in favor of better theories. But the point is, you do not revise or reject truth. That's why we do not call the products of science truth. Why not use the term truth as... Why do we not call for all free falling bodies F equals ma a truth? We do not call that a truth. It is a theory. Okay. Hindi natin. Meron tayong expression. F equals ma. Sabi ni Newton. Eh kung ano man yan, we do not call that truth. We never call that formulation a truth. We call that a theory. Why? Because as time goes by, we expect it to be revised or rejected. It may not be revised or rejected completely, but it may be revised or rejected in terms of context. Let me give you an example. Yan. Bigyan kayo halimbawa. Si Giovanni Bruno, contemporary ni Galileo. Sinabi ni Giovanni Bruno, kagaya ni Galileo, that the Earth is not the center of the solar system. Sinabi ni Giovanni Bruno that the Sun is correctly, as pointed out by Copernicus, the center of the solar system. Nagalit ang simbahan. Sinunog. Yan. Eh, hindi ko na ikukwento ko ng dahilan, di ba? Pinag-usapan na natin yan, pinag-usapan natin si Galileo. Sinunog! Sinunog si Giovanni Bruno. Patay! Bago sinunog, tinusukan ng spear from below the jaw all the way to the nasals and then still alive, burned alive.
Bakit? So he will not speak blasphemy as he gets burned. And then maybe before he dies, he will confess and therefore he goes to heaven. What's the point? Oh, ito yung punto. Nung una, pag sinabi mong the earth is not the center of the solar system, you could die for it, for saying that. Pero ngayon, pumunta ka doon, halimbawa sa UP, doon sa harap ng oblation, magsisigaw ka, the earth is not the center of the universe. May makikinig ba sa inyo doon? Wala. Si Soro, pwede. Kailan niyo si Soro, yung umiikot-ikot sa oval na may hila-hilang laruan. Yung may cape. What am I saying? Dito, sa fifth step, formulation of the theory, we do not deal with truth. We only deal with theories. Yan. Why? Because they're expected to be revised or rejected as time goes by. Now, therefore, ano nangyari doon sa objectivity natin? We're not dealing with truth. O, tanong, why do we keep theories in our minds even if they cannot be described as true? Oh, big question. Sige nga, sagutin niyo ito, ha? Lagay ko dito sa ating ano, ha, Mentimeter. Oh, sagot, ha? Sagot. Three words. Three words that indicate why we keep our theories in our minds even if they are not true. Yan. Muli, ha. Punta natin yung capital. Okay. Go. Ay, may mali, ano? Dapat pala mawala yung do. Sige nga. So, yan ngayon ang ating pag-iisipan. Pag-uusapan uli natin yung next meeting. Pero sagutin nyo yan, ha? Diyan tayo matatapos. Sa science, ang mundo natin, walang truth. Ang ating mga sukatan sa science, ayan o, theories. Meron tayong gustong sukatin, knowledge. Knowledge, yan. Knowledge ba yan o hindi? Yun ang tanong. Yung ating panukat ng knowledge, ayan o, theories. Yan. So, sinusukat natin yung knowledge. Yung knowledge ba ay genuine o hindi? Yan. At ang gamit natin, theories. Theories ng science. Hindi truth. Ibig sabihin yan, may limitasyon. The world of science is not the world of truth. What do you think? World of science, not the world of truth. What do you think? Agree? Uy, ganda yan, ha? May sagot. It works. It can be applied. We can relate. Dagdagan natin. Last question.
World of science does not deal with truth. Okay, yes, no, no answer. Yan. Oh, di ba exciting? Yan. So, pag uwi ninyo sa bahay, ay hindi na, sa bahay nga pala kayo. Oh, mamaya, pagkatapos ng lecture, sabihin nyo sa tatay, nanay ninyo, Dad, dami kong natutunan sa UP. But none of them are true. Okay, naku, naubos na yung oras natin. Sige, gandang umaga po, Peaceman. Kung meron kayong dadag na tanong, email nyo ako, ha? Peaceman, gandang umaga po. Dami nyo natututunan sa UP, di ba? None of them are true. Yay!